ang lakas. Ang bilis. Sumagi din ba sa inyong isipan kung paano kinuha ang lakas at ang bilis ng isang makina? Well, sa video na to ay pag-usapan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng torque at saka horsepower. Ano ba ang Tagalog ng horsepower? Lakas ng kabayo. At ano naman ang torque? Lakas ng pag-iikot. At ang dalawang to ay parehas na sumusukat sa lakas or force. At tulad na nakita niyong mga video sa YouTube, ay magbibigay din ako ng maraming analogy para mas maintindihan kung paano ba kinukuha ang horsepower at saka torque ng isang makina. So, unahin na natin tong horsepower. Ang ibig sabihin ng horsepower ay rate at which work is done, or unit of measurement of power. Ang symbol ng horsepower ay HP. Ang ibig sabihin ng horsepower ay tulin or bilis. Kadalasan, ang horsepower ay ginawang basihan tungkol sa pagkuha ng power output sa isang engine or sa isang electric motor. Maraming iba't ibang standard unit ang horsepower. Pero ang pinaka-popular at pinaka-common sa lahat ay itong ginagamit sa kasalukuyan na tinatawag na mechanical horsepower or imperial horsepower at saka itong tinatawag na metric horsepower. Ang unit of measurement na ginagamit nito ay foot pounds or newton meter. So ang gagamitin natin ngayon ay foot pounds or pound foot. Parehas lang yung dalawa na yan. Pinatayang ang 1 mechanical horsepower or horsepower na lang para mas madali ay katumbas ng 33,000 foot pounds per minute. Or ang 1 horsepower ay katumbas din ng 550 foot pounds per second. So paano ito naging basihan? Now, early 17th to 18th century, isang Scottish engineer, mathematician at inventor na si James Watt ang nakadiskubre ng steam engine at kinukumpara niya ang power output ng isang steam engine sa lakas ng isang kabayo. Bakit naman kabayo? Bakit naman kabayo? Kasi ang kabayo noon ang gumagawa ng mga mabibigat na trabaho at magbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Sinimulan ni Watts na pabuhatin ang isang kabayo ng isang 1 pounds na bakal sa distance ng 1 feet sa loob ng isang minuto. At meron lang din itong katumbas na sagot ng 1 foot pound per minute. Ang ginamit naman na equation niya ay 1 foot pounds times 1 feet times 1 minute. Ngayon ginawa ni Watts na 330 or katumbas ng 160 kilogram ang bigat ng bakal at pinabuhat ito sa 100 feet na haba sa loob ng isang minuto. At nakabuo ito ng sagot na 33,000 foot pounds per minute. At ito na ngayon ang ginawang basihan para makuha ang isang lakas ng kabayo or 1 horsepower. So sa madaling salita, ang 33,000 foot pounds per minute ay katumbas ng 1 horsepower. For example, kung meron kang 20 HP na makina, ay katumbas ng lakas ito ng 20 na kabayo. At kung pagbabasihan natin ang ginawa nating equation, kaya nito mag-produce ng 660,000 foot pounds per minute na trabaho or work. Kalaunan, ang 1 HP ay ginawa din itong basihan or katumbas ng power output ng maraming klaseng piston engine, turbine engine, electric motor at marami pang ibang machinery. At marami ng katumbas na naglalabasan tungkol sa 1 HP. Katulad ng 1 horsepower ay katumbas ng 745.7 watts. 1 horsepower ay katumbas din ng 0.7467 kilowatts. 1 horsepower ay katumbas din ng 2,545 BTU or British Thermal Unit. 1 horsepower ay katumbas din ng 1,055 joules. At marami pang katumbas ang 1 horsepower. Meron dalawang teknik sa pagsukat ng horsepower. Una ay sa paggamit ng dynamometer at pangalawa ay itong sa computation or constant na formula. Itong dynamometer pala ay ito po ay isang device na nakadesign para sa pagsukat ng horsepower. Meron ito mga rulers kung saan nakalapat ang mga gulong ng sasakyan. At papanda rin ito sa maximum RPM or maximum peak RPM. At sa proseso ito ay makuha niya ang torque ng gulong at makakonvert ito or marireading ito ng ating dynamometer into horsepower. Ang pangalawa na teknik, ito ay ang pinakasimple sa lahat. Meron lang tayong i-memorize na kunting formula. Ito ay ang torque times RPM divide 5252 equals horsepower. For example, ang isang sasakyan ay may 400 foot-pounds na torque at may 4,000 maximum RPM ay makabuo ito ng sagot na 1,600,000. At i-divide natin ito sa 5252. And then, makaproduce tayo ng sagot na 304.64. At ito na ang ating horsepower. So, kadalasang makikita ang torque at RPM ng ating sasakyan dito sa ating mga owner's manual, dito sa mga nameplate, dito sa mga maintenance manual. Another example is itong makina sa ating barko. Kung meron kang 4,000 foot-pounds na torque,
na makikita sa nameplate ng ating barko or sa manual nito, at meron itong maximum peak RPM na 1,800, ay makabuo ko ng sagot na 7,200,000. At i-divide natin ito sa 5252. Ngayon, ang mapuproduce natin na sagot dito is ito na ang ating horsepower ng makina ng barko. So, meron tayong sagot na 1,370.90 horsepower. So, palagi natin tatandaan mga boss na merong mas mataas na compression ratio, mas mataas na stroke ang ating mga makina ng barko mga boss. Kasi nga, diesel engine ito, at saka sa teorya ng diesel engine, ay meron talaga itong mataas na compression ratio. Mamaya, pag-usapan natin yan. So, saan ba kinuha ang 5252? At saka, saan ito nang galing? Ang 5252 mga boss, ay ito po ang constant value of torque. Ito po ay mathematical number para sa lahat ng makina. Ito po ay isang constant RPM kung saan ang horsepower at torque ng isang makina ay nagbabalansi. Ito din po mga boss ay equal ng radian per second. Sa maraming mathematical equation tungkol sa pagkuha ng 5252. Una is meron tayong 33,000 foot-pounds per minute or katumbas ng 1 HP. Ngayon, ang 1 minute ay meron ding 60 second. I-divide natin ang 60 second sa 33,000 foot-pounds per minute. At makakabuo tayo ng sagot na 550 foot-pounds per second. Ang per minute ay gawin natin per second. Kaya 550 foot-pounds per second ang sagot. Next procedure is 1 revolution is equal to 360 degree. At ang 360 degree ay meron itong circle na hugis. Or let's say flywheel ng isang makina. Diba sa physics, ang equation ng circumference of circle is 2 times pi times radius. Kung i-rely natin ito sa engine speed, ay meron itong 2 pi radian in a revolution. So, ngayon, i-multiply natin itong RPM into 2 pi per 60, which is second. So, meron tayong sagot na 0.10472 per second. So, lagyan natin ito ng unit mga boss na second. Kasi nga, importante sa pagkuha ng 5252 ang per second. So, para makuha ang 5252, ay kailangan nating i-divide ang equivalent ng 1 horsepower into second. So, ano ba ang per second ng 333,000 foot-pounds per minute? Di ba meron tayong sagot na 550 foot-pounds per second? Ang 550 foot-pounds per second is divide natin sa 0.10472 radian per second. So, meron tayong sagot na 5,252 or 5252. So, ang radian per second is equivalent to 5252. Alright. So, may ginawa akong analogy tungkol dito mga boss. So, meron dalawang sasakyan. Number 1 at saka number 2. Itong si number 1 na sasakyan ay may 50 horsepower at saka 160 foot-pounds na torque. At ito naman si number 2 na sasakyan ay mayroong 100 HP at saka 50 foot-pounds na torque. So, sino sa dalawa ang mas mabilis? So, kung bilis ang ating pagbasihin mga boss, siyempre, ang sagot natin, ang mas mabilis ay itong may mataas na horsepower. Sino sa dalawa ang unang makarating dito sa finish line? For example, itong si number 2 na sasakyan na mas mabilis is nakalagpas siya sa finish line ng 10 minutes. At ito namang si number 1 na sasakyan na mayroong 50 horsepower or kalahati lang ng horsepower ni number 2 na sasakyan is nakalagpas sa finish line ng almost 20 minutes. So, sa puntong ito, ang mas may mataas na horsepower ang manaig tungkol sa pabilisan or speed.